So ito po yung first part ng ating construction hoist, which is yung main member. So gawa po tayo ng generic model from our template and i-attach natin yung ating image file. So any image file that you pwede nyong kopyahin is pwede nyong i-attach either PDF or JPEG, PNG, pwede nyo pong i-attach. So hanapin natin yung may mga dimensions na PDF para mas mabilis siyang kopyahin. So there. So the first thing na gagawin nyo is gagawa kayo ng reference lines. So pwede kayong gumawa from annotate and i-reference nyo, or pwede rin kayong mag-right click and copy similar, and then lagyan nyo yung value, no, yung offset value, which is 724 divided by 2. So copy similar and then offset by distance. And gawa nyo ng parameter. So lagi kayong magda-dimensions for your parameters. And you add your parameter, click a name, and add parameter to your length. So that's the first step, yung parameters at saka reference line. So now, punta tayo sa create blend. So top view, and then trim, and your edit button. Copy the line and then just trim them. So yan yung blend. So punta kayo sa third 3D view. So in creating families, it's best na you have 4 views. So create similar and offset by 724. Double check nyo yung reference image, and then create a parameter for your height. We create parameters po para pwede nyo i-adjust yung height, width, and length anytime. So let's go to our 4 views. So in our 3D view, you have created already your base. So yan po yung base na gagawa ninyo ng inyong construction hoist base. So let's create the sweep. So on one of the side, create your path and then create your profile. So yung profile nyo is a box which is 51 by 51. So let's move it in the middle. After that, you click the checkbox to finish. So yan na yung ating sweep profile. And then just copy or mirror them on the other side. So you mirror this part here to the other side and mirror both on the other side para makompleto na yung iyong mga kanto. So yan na yung kanto ng iyong base, construction base. And then gawa naman tayo ng kanyang blend, sweep on the top.
So, sa top, kasi all around naman siya. So, pwede nyong iselect yung apat na lines all around. So, create nyo, copy, i-click nyo lang yung green line and then mag-select na siya ng profile. So, the four sides, yun na yun, yung path. And then, create a profile. Gawa ka ng square again, which is 51 by 51. So, you can edit it in your 3D view or you can go to your left view. And then, adjust the dimensions. And move it in the proper place. And after that, check the checkbox and you're done. So this one, you can copy it in the bottom. I-copy nyo sa baba. Kasi parehas lang naman sila. Pagkatapos, ang yung gagawin ay yung mga diagonal naman. So, sa diagonal, same thing. Create sweep. Tapos, create path. Pagkatapos mo mag-create path, create mo naman yung... Don't forget to check the checkbox after you create your path at yung profile naman. So, gawa ka lang ng rectangular and you edit them by 51 by 51 dimension. Sa yung other views, maybe in your left view, you can edit it from there, or your front view, same thing. And then, i-move mo lang sa kanyang center. Kasi center to center siya. And so, that's that. After that, check nyo yung checkbox to finish. Ayan na yung side. So, pupunta po siya sa gitna. So, i-move nyo lang, gamitin nyo yung align para mag-move siya sa kabilang side. Tapos, i-mirror nyo siya sa kabilang side din. So, both sides meron na. So, gawa naman nyo yung the other side, which is yung left and right. So, same thing din po, sweep blend. Normally ako naggagawa, lagi kong ginagamit yung sweep. So, up to you, may mga other options kung ano yung gagamitin nyo sa create. So, same thing, same as what you've created on the other sides, same thing din dito. So, itong ginagawa po nating mga boxes, ayun po yung elements na nasa inyong construction hoist na para tumayo yung iyong construction hoist. Ito yung pinaka-support niya. Sa part 2 po, nauna po yung part 2 which is yung car ng construction hoist. So, kung babalikan nyo yung previous video ko, andun po yung car. So, ito po yung base ng iyong construction hoist. Don't forget, i-save ninyo as your construction hoist base. Kasi i-attach natin ito as a family sa iyong pinaka-construction hoist body talaga. So, pwede nyo po siyang lagyan ng material. So, sa other video ko po, may mga video rin ako for rendering. So, panoorin niyo po yon. Paano magawa ng mga kulay-kulay sa inyo. So, gawa ulit tayo ng metric site. Gamitin natin yung metric site, new family metric site. Because, kasi dito natin bubuuin yung ating construction hoist vertical body.
So, same thing, kapyan nyo lang yung ating attach nyo lang image file at gawin natin tong base niya. So, yung base niya mismo, yan yung pinaka-base ng iyong construction hoist. So, dyan na mag bababa lahat ng loading. So, same thing, gawa ka ng reference line. And then, i-dimension mo same nang nasa iyong image file at saka iyong i-dimension. So, move to the center. Tapos, i-move natin itong ating image file dito. Tapos, gawan mo ng thickness. So, dito po, pwede nyong gawan or hindi gawan ng parametric. But all the time, ginagawa ko po is gagawan ko siya ng parametric para next time, pwede ko siyang i-adjust. So, yun yung thickness at gawa natin itong mga steel bars niya sa top. So, kopyahin nyo lang din yung kung ano yung form ng nasa image and same thing, gagawin nyo siya ng mga gagamitin nyo ang sheet blend or ang extrusion or kung saan kayo comfortable. Kasi maraming paraan po ang pag-create ng family at marami siyang may blend at mga ganun-ganun pwede nyo gamitin. So, it's up to you. So, gawin natin tong kanyang steel bars na naandito. So, same thing po, i-follow nyo lang ang extrusion, gawin natin ang extrusion, at i-follow nyo lang yung kanyang mga dimensions at kung ano yung itsura nung nasa image. Gawa lang kayo ng isa, tapos i-mirror nyo na, kasi ano naman sila, symmetrical. Yan, offset, tapos i-trim nyo. So, sa pag-create ng family, actually, matututo kayong gamitin yung lahat ng mga toolbars, tool palette na nasa taas. Especially yung modify tab. So, maganda po siyang i-practice. Para pag nag-model kayo ng mga architectural building, alam niyo na gamitin yung mga palette na nasa modify button kasi gamit na gamit po siya. So, ito na yung other parts. So, yun lang i-move. So, gawin naman natin yung kanyang diagonal parts. Same thing, offset nyo lang. Just offset it and then close. Nag-i-error po siya pag hindi nyo kinlose. So, make sure that you close everything at walang open. Yan, so meron pa siyang circular something dito. So, gawa ka lang ng circle at saka i-trim mo. I-cut mo yung part na so, pwede kang mag-cut. And then, trim mo lang. And then, mirror mo sa kabila. And then, same thing, i-trim mo lang din. Ayan, so meron na siya. And then, i-move up mo lang yung kung ano yung thickness ng iyong structural bar.
And then yung construction hoist po, may mga mechanical parts siya, which is mechanical guy na ang mag-a-add. So kailangan itong pad mo ng inyong construction niya, which is very strong and well designed. Kasi ito yung magkikerry ng lahat ng load ng inyong construction hoist. So, i-attach na po natin yung ginawa nating rectangle square na family a while ago dito. So, i-mirror muna natin itong steel bars niya and then insert sa insert tab, ilagay mo yung iyong truss, itong part na to na ginawa natin before at i-align mo in the center. So, ayan na siya. So, automatically, mag-attach siya sa reference level. So, i-move up mo lang. Kasi medyo makapal yung pad mo. And so, gawa na natin ito ng array. Mag-a-array tayo. Or, pwede nyo rin kopyahin. So, dito po, pwede kayong magawa ng parameters total length. Or, just a simple parameter of how many pieces ang iyong mass. So, dito po, gawan lang natin ng parameter na how many pieces of member, truss member ang gagamitin. So, pag na-load nyo itong family na to on your project, pwede siyang adjust how many elements are there. So, kung 10, 10 lang din. So, don't forget to save your project. So, ito, let's create parameter for this. And this one will be your number of members. So, pwede nyo i-adjust yung number of members at any time kasi ayan yung kanyang parameters. Next time po, gawan po natin siya ng height. Kasi dyan mo na i-attach yung kanyang car later on. And ito rin po yung body ng base body ng inyong what do you call this? Yung inyong crane. So, magagamit mo rin siya sa crane. So, that's that. Tapos, in preparation po sa car, magawa na kayo ng reference para pag-attach nyo sa car, i-insert nyo na lang yung family ng car and then nagawa nyo na ng reference kung saan siya mag parameter. Gawin nyo ng reference at parameter para ma-move nyo yung car up and down. Just as yung ginawa natin sa second video, because actually ito yung dapat na first video. So, ayan po yung preparation mo sa mga car, yung hoist, para ma-transport mo yung mga tao on the different levels ng construction kung saan na sila pupunta. Kasi wala pa ngang elevator during construction. So, kung may isang car ka o dalawang car, pwede mo siyang gawa ng parameters. So, pag dalawa, car 1 and 2, pwede mo siyang gawa ng dalawang reference. So, yan po. Tapos na po ang ating base ng ating construction hoist. At saka, tingnan niyo po uli yung car na para makomplete yung inyong construction hoist or yung inyong alamak para makaakit. Matransport niyo yung mga equipments at saka mga tao from one floor to another during construction stage. So, don't forget, i-save niyo lang and then ilo-load nyo lagi sa inyong model. Thank you.